immigration requirements para doon sa mga magtutur na merong sponsor. Ibig sabihin nito, ikaw mismo na turista, wala kang capability or financial capability na gastusan yung sarili mo, kaya kukuha ka ng sponsor. Depende doon sa lugar na pupuntahan mo kung may visa or wala. Kung may visa, mas malamang ang magiging visa mo is visiting relatives. Tourist with sponsor. Yung requirements ng immigration. Number one, dito tayo sa basic travel documents. Actually, yung basic na yan, kahit anong status mo pa, meron kang sponsor, wala kang sponsor, or kahit anong klaseng visa yung hawak mo, ito yung basic. Number one, of course, passport. Yung passport, lagi kong sinasabi, dapat 6 months yan pataas or onward, no? And then, visa. Kung merong visa, kung wala namang visa yung lugar na pupuntahan nyo, disregard natin yan. Pangatlo, itong boarding pass. Pag sinabing boarding pass, one way lang yon. O baka magkamali dito sa salitang one way, ha? Ihingin sa inyo yung boarding pass, pero at the same time, kasunod na yung number 4. Ano yung number 4? Yun yung return airline ticket. Tandaan nyo, pagka under kayo ng tourism, lahat ng klaseng turista, kahit na sabing visiting relatives yan, turista pa rin kayo, kinakailangan nyo ng return ticket. Kung wala kayong return ticket, automatic yun. Dalawa pwedeng mangyari sa inyo. Number one, pabibiling kayo ng ticket, right? On the spot. Swerte kung meron kayong pambili. Eh dahil hindi nga kayo financially capable, so malamang mapunta kayo dun sa pangalawa, upload. Kasi wala kayong return ticket. Malamang pabalikin na lang kayo. Ngayon, kung kaya mag-produce ng return ticket right on that time, eh malamang makalusot. Additional supporting documents. Ito na, yung tourist with sponsor. Ang kinakailangan nyo, pagka sinabing sponsor ka, number one na kailangan dyan, AOS. Ngayon yung, or AOSG. Ngayon yung AOS or AOSG na tinitawag, depende doon sa lugar na pupuntahan mo kung hanggang saang degree ina-allowed yung AOS. Or aside dun sa degree nung family member, kung ina-allowed ka, kasama pa rin dun yung financial capability nung nag-i-invite sa'yo. Yung tinatawag na immediate family member, ano, or yung relationship mo dun sa sponsor mo, tatalakayin natin yan. Yung tinatawag na first degree, second degree, third degree, fourth degree ng consanguinity and affinity. Lalagyan natin yan ng video para maintindihan nyo, bukod na video. Tapos ito, yung mga kailangan natin na dokumento. Number one, PSA or dun mo, pag sinabing PSA, dun mo makukuha sa Philippine Statistic Authority, yung original birth certificate. Tandaan nyo, ha, original na birth certificate. Kasi kailangan yung proof of relationship mapagduktong nyo between ikaw na turista or ikaw na ini-invite at saka yung mismong nag-i-invite sa'yo. Kailangan kung sinasabing kapatid ka, anak ka, or kung ano man relation mo doon sa nag-i-invite sa'yo, dapat magduktong, magtugma yun. Number one, sa pamamagitan ng original na birth certificate na nakukuha sa PSA or Philippine Statistic Authority.
confirm return ticket or round trip ticket. Ibig sabihin, kasama dun sa unang hinihingi yun eh. Itong mga sinasabi natin, possible na hingin agad to dun sa first interview. Ngayon, pag di ka nakalusot dun sa first interview, papasok ka rito sa second interview. Ito rin naman yung mga hihingin sa'yo. Ikaklaro ko nga pala, ang pinag-uusapan natin ngayon is tourist with sponsor ng first degree family membership relationship. Ibig sabihin, itong requirements na ibinibigay ko ngayon para dun sa first degree. Ipapaliwanag na rin natin kung sino ba yung mismong po pwede dun sa sinasabing first degree, affinity man yan or consanguinity. So, pangatlo na tayo. Yung una, yung birth certificate nyo, original, kayo, parehas kayo. Pangalawa, yung return confirm, round trip ticket or may kasamang return ticket. Airline ticket, ang pinag-usapan natin, of course. Ano? And then, pangatlo, yung kopya ng mga dokumento ng sponsor mo. Katulad ng, of course, valid passport dapat. Ano? Yun, ano na yun? Hindi na original yun, syempre. Ano na yun? Copy, no? Photocopy na yun. And then, valid work visa or work permit. Kung nagtatrabaho, no? Yung iyong mismong... Ito, no? Itong requirements na ito para doon sa if sponsor abroad yung relative mo within first degree to na ng pasahero. Ang pinag-usapan natin dito, first degree, para hindi kayo malito, ha? And then, ayun nga, kung yung iyong sponsor nagtatrabaho dun sa bansang pupuntahan mo, OFW man yan, no? Ano, no? So, kinakailangan ng work permit or visa permit, residence permit, or any equivalent documents. At, kung OFW man yan doon, halimbawa sa Dubai, OFW siya, rehistrado, legal, kinakailangan ng OEC. So, pagka walang OEC, automatic yun. Madi-deny kayo. Itong pinag-uusapan natin ngayon is first degree family membership relationship. Pag sinabing first degree sa consanguinity, halimbawa ako ha, ang consanguinity ko mismo, yung aking magulang at saka yung aking mga anak. Anak or mga anak. Yun ang tinatawag na first degree consanguinity. Ngayon, yung first degree naman sa affinity, yun yung aking asawa. Wala nang iba. Yun lang ang first degree ko pagdating sa affinity. Ano ba yung consanguinity? Ang consanguinity, halimbawa ako mismo, yung sponsor, ang consanguinity ko, palagay natin sa kanan ha, ang consanguinity ko, yung aking mismong pamilya, yung aking magulang, saka yung aking mga anak. Huwag kayong magkakamali. Hindi kasali ang kapatid sa first degree, ha? Pag-uusapan natin ang bukod yan. And then, yung aking affinity, yung aking mismong asawa. No? So, consanguinity ko, yung aking magulang, saka yung aking mga anak, ang affinity ko, yung aking asawa, lahat yan. First degree. Maliwanag yun, ha? Ganun kasimple yun. Pagka first degree ka, hindi kailangan, no? At papasok din dito yung tinatawag na 10,000 sa Dubai. Ang pag-usapan natin, 10,000 dirham. Pero, yun yung sa susunod na degree ng relationship ng family member mo. So, dito sa first degree, hindi kinakailangan ng AOSG. Basta first degree ka. Maliwanag yun ha. Ganun kasimple yun. Itong pinag-uusapan natin ngayon is
first degree family membership relationship. Pag sinabing first degree sa consanguinity, halimbawa ako ha, ang consanguinity ko mismo, yung aking magulang at saka yung aking mga anak. Anak or mga anak. Yun ang tinatawag na first degree consanguinity. Ngayon, yung first degree naman sa affinity, yun yung aking asawa. Wala nang iba. Yun lang ang first degree ko pagdating sa affinity. Ano ba yung consanguinity? Ang consanguinity, halimbawa ako mismo, yung sponsor, ang consanguinity ko, palagay natin sa kanan ha, ang consanguinity ko, yung aking mismong pamilya, yung aking magulang, saka yung aking mga anak. Huwag kayong magkakamali, hindi kasali ang kapatid sa first degree ha. Pag-uusapan natin ang bukod yan. And then, yung aking affinity, yung aking mismong asawa. No? So, consanguinity ko, yung aking magulang, saka yung aking mga anak, ang affinity ko, yung aking asawa, lahat yan. First degree. Maliwanag yun, ha? Ganun kasimple yun. Pagka first degree ka, hindi kailangan. No? At papasok din dito yung tinatawag na 10,000 sa Dubai. Ang pag-usapan natin, 10,000 dirham. Pero yun yung sa susunod na degree ng relationship ng family member mo. So dito sa first degree, hindi kinakailangan ng AOSG. Basta first degree ka.